in the sky, gazing far. Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo uli sa ating vlog number 8 Hammer Drill Model Makita HB1640. Ito po siya guys, ito po yung ipa-vlog ko ngayon na machine. Check muna natin guys kung may power ba wala or baka grounded. Sigurado tayo mamaya masubukan pa tayo. Yun, meron. Saksak natin guys ha. Tignan natin kung ano problema. Check natin. Yun oh. Parang may mga bato. Yung ano ah, panuupa na yung gilingan. Hindi na umiikot yung ano na. Mata na yung motor, umiikot yun lang. Mag-umiikot yung truck. Malaki lang yung problema nito. Buksan natin guys para malaman natin kung ano talagang problema. Pantorin nila naman to. Tsaka mabilis lang to buksan. Tagdahil lang to sa jigsaw nung nakaraan. Mabilis lang to. Ilantor ninyo lang naman to. Siguro mga pito lang ata tornilyo nito. Tama, pitong tornilyo nga lang. Pupuksan natin kagad. Yun o. Yan ang loob niya guys, di ba? Simple lang. Kagaya lang siya sa jigsaw na binuksan ko nakaraan. Yan ang pinakamadaling. Kita mo na kagad yung laman. Tanggalin muna natin yung carbon brass guys para mahugot natin yung armature kasi hindi kasi natin mahugot pag nandyan yung ano, baka masira pa yung carbon brush, mahaba pa carbon brush yun oh, kaya pala sira, hindi na mo naman bungi-bungi na pala yun, bungi-bungi na yung ngipin pati yung ano, cam holder laki niya ng butas oh. Siguro ano to, gamit na gamit to sa pagbuktas ng semento tapos talagang inaano-ano siya. Maliit lang kasi ito na ano, na drill napalaban siguro sa cemento kaya ganito nangyari. Baka tinira to sa sulit na ano, buhos. Maliit lang kasi nito guys kaya ganyan. Pero matibay yung winding niya. Yan, palitan natin ng cam holder bago tsaka gear kasi ano, tatlo eh. Hindi na natin magawa kasi yun guys, kailangan talaga palitan ano, bago yun. Original yan guys, hindi naman yung ano armature din kasi hindi pa yung armature yan, wala na rin hindi pa rin, papalitan din natin yan, bayan o oh. Bago diba yun ang winding nya kaso nga lang yung problema yung bakal nya, yung bibilog hindi natin siya ipapasok guys parang kagaya dyan sa kabila ay kailangan natin na i-push sa ano, tawag nito sa limutan kung tawag nito yung pang-press natin dyan para magpantay kasi pag hindi magpantay tumatabingi yan ah, kailangan natin i-press doon yan. Tapos guys linisan natin dapat yung mga naiwan dyan na grasa, may mga naiwan na grasa dyan sa ano, kailangan tanggalin natin yan kasi nga para may mga bubog yung naiwan dyan. Pag umalo kasi yan sa bagong lagay natin ng gear at saka armature, baka mamaya masira yung ipin ng armature natin at saka gear. Kaya dapat talaga linisin natin yan. Yan. Yung mga grasa na yan sa gilid. Diyan lang naman banta yung may grasa eh. Kaya madali lang yung linisan. Kaya tanggalin natin para malinis at saka walang problema. Sabit na malinisan yan eh. Kuti na mo yung kulay ng grasa, hindi na kulay dilaw, kulay itim na. Kasi naghalo na kasi dyan yung ano eh, yung durog na bakal. Nadurog talaga siya. Linisan natin ng maigi para kahit paano maganda yung ikot ng ano natin, armature natin pag ganyan. Kailangan may basahan ka guys. Para malinis ang mabuti. Sa iba kasi talagang inaano pa yan ng tubig or sinasabon. Pero sa akin hindi ko na ginagawa yan kasi paggagawin ko yan hindi ko na matatapos kagad yan at siyempre patuyuin ko pa di ba? Kakain pa ako ng ilang oras. Kulang pa kalating araw na pag ginawa mo yan. Pag talagang binabad mo sa tubig siyempre patuyuin mo pa. Kaya pupunasan mo na lang.
importante lang naman makuha yan yung ano, ano sa loob. Ayan. Mas magandang lagyan mo ng W40 para mabilis. Mabilis patanggal yung grasa na naiwan. Makapit kasi. Itong machine na to guys, maganda to kasi sa i-compare mo sa yung model na tawag nito, HP 1630. 1630 kasi, ang problema kasi doon, ano yun, yung mahal kasi hindi kasi pesa nun, wala ng switch, mahal ang switch doon. Tsaka medyo mas matibay talaga itong, ano na to, itong model na to, kasi ano to eh, made in England. England to, gawang England. Yung kasi, ano, Thailand ata yun, at saka China, ito England to. Kasi hindi naman kasi lahat, kasi made in Japan. May factory kasi sila sa England. Tsaka ganito kasi ginagamit sa England pang ano to eh. Pang Middle East talaga to at saka pang bandang Europe. Kaya ganito. Kaya ganun. Maganda din naman to modelo na to. Kung ako pipiliin, mas gusto ko to kasi sa isa. Kasi hindi gano'ng complicated eh. Kita mo kagad lahat yung ano. Yung parts yun. Kasi yung isa medyo ano yun. Magulo yun. Ang switch pa nun, ang mahal. Ito, dire-direkta to eh. Classic na classic yung dating. Tsaka, sa power, talagang malakas yung power nito. Hindi rin ito papaiwan talaga sa, ano. Tsaka hindi ito sirain ng switch. Matibay ang switch nito, kaya mas okay ito. Yun na nga lang, mas, medyo mas mataas talaga ang price nito kaysa doon sa 1630. Medyo ano talaga to. Yung 1630 kasi kamukha siya ng MacTech at saka Indy series ng Makita. Ito kasi wala tong katulad ng Indy series eh, itong modelo. Mas maganda to. Tsaka bihira lang to sa Pinas. Madalas kasi sa Pinas ginagamit yung 1630. Mas mura kasi yun eh. Ito mas ano to, mas medyo mas matibay kasi doon. Ayan guys, naikabit ko na yung ano. Lahat naikabit ko na rin yung ano. Naikabit ko na rin yung gear. Naipost ko na rin yung gear. Ayan yan. Tingnan mo yung kulay ng grasa. Ayan ang kulay ng grasa bago, kulay dilaw. Ayan, sasalpa ko na lahat. Ayan, hindi mo na kailangan guys lagyan ng madami grasa. Basta lagyan mo lang dyan yung dapat lagyan. Tulad niya no. Diyan mo lang lagyan. Tingnan mo. Pagkatapos niyan, ikakabit mo na. Iba kasi talagang pinupuno ng krasa. Yan, tingnan mo. Yan. Ganyan lang. Diba? Salpak mo uli. Ganun lang siya kadali. No? Parang ganyan lang. Parang ano talaga. Napakadaling gawin. Ha? Basta pagkabit guys, kailangan lang talaga niyong ilagay ng tama. Kasi pag hindi mo na ilagay ng tama yan, baka hindi mo maisara. Siyempre masikip diba? Kaya nga inaalog-alog ko yan. Minsan binabagsak ko pa ngayon eh, para talaga magpantay siya sa loob. Dalawa lang itong carbon. Lagay mo yung carbon yan. Yan. Ganun lang siya kadali. Salpak mo lang yung carbon. Minsan nga, mas mataga pa dito maglinis kasi sa magkabit ng parts eh. Parang basic na basic talaga. Oh. Yan, huwag mo kalimutang iikot-ikutin muna kasi baka naglalock. Oh, tingnan mo. Maganda na yung play niya. Yan, ganda na ng play niya. Ganda din ng kain ng grasa. Yan. Ganda na nga. Bell coil na lang. Lagi kasi itong ano eh. Problema nito din kasi laging partner. Pag sira yung gear, sigurado sira din ang armature, magkatapat kasi. Ayan, ganun. Hindi ko maintindihan yung ibang mga shop, nagpapalit lang ng gear, hindi nagpapalit ng armature, magkatapat yun eh. Kaya ang resulta, maingay. Sayang lang yung parts, dapat dalawa talaga dapat kapalitan mo. Sigurado yan, yung katapat niya may tama din. Hindi mo man makita, pero sa totoo lang, may tama. Pag kinaliper mo yan, iba na talaga yan.
Tingnan natin ngayon, papaandarin ko to kasi ano na eh, diyan malalaman nyo kung bakit. Ang ganda ng tunog niyan. Magiging housing niya lang dyan ang pangit, pero ang loob niyan maganda. Yan, malayo yan talaga sa sikanhan sa Pinas. Tingnan mo, paandarin ko ha, para malaman nyo akong maririnig nyo naman yung tunog eh. Tunog bago yan. Yan, tunog bago. Check mo na natin uli para sigurado. Mamaya, mayroon tayong nakaligtan sa loob, background or ano. Yan, sasaktan natin ha. Pantarin natin. Yun oh. Diba? Laga ng tunog. Ganda. Ang tiling. Sa hammer, try natin. Lakas ng palo. Lakas ng hammer niya. Diba? Laga na lang talaga siya. Okay na okay. Okay din yung reverse. Lagyan natin ng padulas para maganda yung ikot ng chuck niya. Yan. Yun, diba? Ganda lang siya kadali, guys. Yan na, tapos na. Ganda pa ng tunog. Diba? Napakaganda ng drill na to. Yan, ano. Sa paggamit lang talaga. Yan, guys. Okay na. Pupuntasan na lang natin. Nang matapos na. Tsaka guys, yung palang hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe naman kayo para kung may bago tayong upload, mapanood nyo kagad. Diba? Sa susunod kasi, baka mga cordless na yung, ano, mayroon kasi akong bagong machine na cordless na chainsaw at saka drill din siya. Papakita ko sa inyo sa susunod kong vlog. Baka matatagalan pa siguro guys, baka mga ilang araw pa kasi busy kasi ako ngayon, dami ko kasi ginagawa. Tiyagaan nyo ko na to. Sige guys, salamat sa panonood. Sana hindi kayo magsawa. Kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa baba nang masagot naman natin ang tama. Basta huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe at saka mag-like. Share na rin. Sige guys, salamat. Salamat guys.